Guys, mayroon tayong isang truck dito, MAN TJ19400 na kailangan nating i-repair kasi meron siyang alarm sa dashboard, EDC 3779. Ang paliwanag ng driver, kapag nananakbo daw tapos pag lumabas daw yung number na yun, EDC 3779, nawawalan daw ng hatak, parang hindi makausad, walang nawalan ng lakas yung makina. Minsan daw nawalan ng accelerator, hindi makapag-revolution. So ito yung gagawin natin ngayon, start natin kasi hindi pa siya lumalabas ngayon dahil pag umandar na saka na daw lalabas. Ayan na guys, lumabas na yung yung check engine, tapos lumabas na rin yung alarm na EDC 03779-10. So yun doon ang nangyayari. Tingnan natin siya sa libro, sa ating mechanic bible. So patayin natin muna to para hindi umiinit ang makina. Ayan o, EDC 03779. Rail pressure, leakage in quantity compensation, 10. Tingnan natin dito yung 10. Interruption. Bali, ang papalitan natin dito ay ito, itong metering unit. Pero papalitan na rin natin ng fuel filter, as yung separator filter doon sa may battery. Tapos ang gagawin pa natin, ito yung mga pipe sa injector, i-check natin siya. Bakun doon nagli-leak sa sa mismong ito, may tubo kasi ito papunta doon sa injector, katutok sa injector. Yun din ang i-check ko para makita natin baka doon din nagli-leak din doon. Ito guys, nakatusok ito sa injector. Ito, pag maluwag na yung lock, ganyan siya eh. Ito magtutulak para makatutok siya dun sa ng injector. Kaya kung maluwag ito, hindi niya maitulak mabuti, maaari naglalak siya, naglilik siya dito yung diesel. Kaya nagkakaroon ng alarm na ganun. Leaking in quantity compensation.
Guys, papalitan pa natin ito. Yung metering unit. Mga guys, ang metering unit, ito ang papalitan natin. Ito yung pinaka-main cause. Bakit magkakaroon ng alarm sa 779-10. Ito yung palit natin. I-stack namin ito, pero bago to. Makita nyo yung kaibahan ng bago. Pag tinuktak mo, tutunog. Yun. Yun. O, ibig sabihin, okay siya. Compare dito. Compare dito. Wala nang tunog. Wala nang siyang tunog. Ibig sabihin, sira na. Pag tinaktak mo, walang tunog. Sabihin, nakadikit na yung bulb niya sa ilalim, sa loob. Nakadikit na yung bulb. So, kabit na natin to. Hindi ko makipakita sa inyo yung pagkabit dahil ako nga, hindi ko makita mismo eh. Nakapa ko na lang. Kabit na natin yung bagong metering unit. So, kumpletuhin na natin to para mapaandar natin, matesting na. So, okay na guys. Nakakompleto na natin yung ano. Pinagbubaklas natin. Nagpalit na tayo ng bagong metering unit. Na-retight na natin yung mga fuel pipe supply. So palit na tayo ng fuel filter, nalinis natin yung mga fuel lines. So nagpalit na rin tayo ng fuel and water separator. Pati glass nagpalit tayo. So pwede natin ikabit yung battery para matesting na natin to. Paandar natin. Umandar naman yung compressor. Yung compressor na yun, napakaingay pag umandar. So let's go guys. Tuloy-tuloy lang. Guys, umaandar na. Wala na yung parang nakin nyo. Parang nagpino yung andar. Wala yung parang nakin. Kanina, pag pinapandar, parang yung tunog, parang magaralgal. Ngayon, parang pino na, suwabi na. So, testing natin to. Para makita natin kung hindi na bababalik yung alarm na ADC-03779. Ayan. Okay, RPM natin ang 1,200. Ganda yung andar nyo. Pino siya, parang saka parang malakas. Malakas yung makina. So, pabayaan lang natin siya na mga ganyan, naka-RPM ng 1,200. So, tingnan natin. Mag-copy muna ako guys. Mamaya, balikan natin ito. So, mukhang okay naman ah. Pero mamaya, tingnan pa rin natin. Check natin ulit guys, yung sa dashboard kung may alarm pa.
Wala nang alarm. Ayos na ito. Bali, i-end ko na yung video ko dito. Okay naman na yung ginawa natin. So, hanggang dito na lang guys, ang video na ito. Sana nagkaroon kayo ng idea. Kapag nangyari ito sa inyo, yun lang ang gawin ninyo. Pwede. Ganun. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Bye-bye.